Ah, bago ngayon ginagawa namin. Wow. May working title na ba ito, Chon? Kapalaran yung working title. Kapalaran ang working title. Working with Sylvia Sanchez. Sylvia Sanchez, si Kiko, si JM. Kayo po ay gaganap bilang? The usual. Tatay na naman. Akala niyo na naman po. Tatay. Sabi ko, muna akala ko kaming dalawa ni Arci. Humoping ka ba ng parang be careful na kayo yung leading? Oo. Akala ko talaga, sabi ko, sana kami dalawa ni Arci. Silang dalawa ni parang iba naman yung kwento. Oo. Sila naman magkalaguyo, kami magkalaguyo. Pero hindi pala ganun. Hindi pala. Kayo naman po. Kamusta po ito? Malapit na ba itong ipalabas? Malapit na, malapit na. Sana palabas na this month or next month. Pero kagandahan dito, alam mo, dito on and off the camera, tatay nila. Ng mga bata kasi puro baget. Parang para kayong may, yung mga anak po ninyo nasa set din. Wow. Ang sarap ng pakiramdam eh. Totoo. Tawag nila sa akin sa labas, Daddy. Oh, ang saya. Isa yan siguro sa hindi mo malilimutan kapag nag-work ka talaga, no? Na parang yung mga nakakatrabaho mo naging part of your life. Masarap. Ang sarap ng pakiramdam din. Tsaka, kagandahan dyan kasi, again, walang superstar, walang sikat. Tsaka open, nag-open kami. Si Ilal na kay Ibyang. Si Ibyang parang nanay na nanay dyan talaga. Mahiling magdala ng pagkain sa sobra. Yes. Nasabihin niya parati, gusto ko nang pumayat. Gusto ko pumayat, pero rin dala ng pagkain, isang baon. Isang baon ganyan, ang daming laman ng pagkain. Wow, oo. Gaano ka po ka-excited para sa teleserye ito? Very, very excited kasi nakita na namin yung first few weeks na ginawa namin. Dito nakita yung paano talaga yung isang pamilya ay naharap nilang mga problema at saka harapin mga sakuna. Iba pa na nabubuo pa rin at matatag nagsasama-sama. Ang ganda, ang ganda ng ano. Hindi dahil sa ginawa namin. Yan kasi ang hinahanap ngayon ng mga manonood. The story of family values and pagpapakita ng mga struggles and challenges ng nanay-tatay sa mga anak. Sa dami na. Iba-ibang generation. Sabi ko nga eh, medyo madali na para sa akin to kasi parang istorya ko to sa totoong buhay, di ba? Parang napagdaanan nangyari naman din talaga. Meron na bang date o aabangan pa natin kung kailan ang... Aabangan pa siguro kasi nag-decide pa yata yung management. Kung kailan. Pero I'm sure, isa tong hit na naman dahil syempre, no, kita naman natin, no, si Tita Ibyang, nandiyan dyan, si JM. Kamusta sa pala si JM katrabaho, Chong? Masarap. May mga advice ba siyang hinihi sa'yo? Kasi syempre, si JM, ano rin yan? Habulin, chick boy, gano'n. Oo, sabi ko nga sa kanya eh. Alam mo, naiintindihan kita. Kasi ako gano'n din dati, nahabol ako. Wow. May nahabol pa dahil may hula. Habulin, oo. Di ba? Parati kami nag-uusap ni JM. Pero puro positive lang kami. May hindi din ka sa JM magkanta-kanta sa set. Oo, yung ginagawa namin. Nagbabonding kayo ng musika ni JM. Minsan pupunta kami sa lugar ko, kakantaan lang kami. Kahit off-cam na, nagbabiyahe. Wow, ang saya ng ganyan. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito niyong artista.